Mga katutubong ati sa Malay Aklan, ang isa sa mga pinuntahan ni presidential candidate at Vice President Lenny Robredo. Nangako si VP Robredo na susuportahan ang indigenous community. Nanawagan naman si Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan na imbestigahan ang umunoy dinanas na harassment ng kanilang mga volunteers. Si Kenneth Pacientes sa detalye, Rise and Shine, Kenneth. Muling nag-ikot sa presidential candidate Vice President Lenny Robredo sa Malay Aklan, nagtungo ang vice presidente sa Ati Village para kumustahin ang indigenous community sa barangay Manok-Manok. Dito sinabi ni Robredo na sa kabila ng mga hakbang para i-develop pa ang Boracay Island, hindi dapat anya maisantabi ang kapakanan ng Ati community. May pagkakataon kasi anyang nakokompromiso na ang tirahan ng Ati community dahil sa ilang proyektong itinayo sa lugar. Kaya pangako nito sa kanila kung mabibigyan ng pagkakataon. Tiniyak nito na hindi sila pababayaan. Nagtungo rin ang Vice Presidente kasama si Senator Kiko Pangilinan sa Boracay Multisectoral Assembly at nakipag-usap sa ilang Boracay stakeholders tungkol sa pagsulong sa Kongreso na bumuo ng Boracay Island Development Authority o BIDA. Ayon kay Robredo, hindi maaaring magpatuloy ang diskusyon sa pagbuo nito nang hindi napakikinggan ang kanilang panig. Alam naman natin na pare-pareho yung intensyon ng lahat. Ang intensyon lahat, maayos yung Boracay, masolusyonan yung mga problema dito. Pero yung hindi kasi tama na hindi sila binibigyan ng boses. Nag-ikot din sa ilang lugar sa Antique si Robredo para bisitahin ng ilang grupo, gaya ng Robredo People's Council Antique Sector at ilang Catholic religious groups. Nanawagan naman sa COMELEC at sa PNP si Senator Francis Kiko Pangilinan dahil sa mga umano'y marahas na insidente laban sa mga tropa o Team Robredo Pangilinan Volunteers. Ayon kay Pangilinan, nitong mga nakaraang araw, may ilang Lenny Kiko supporters ang naging biktima ng karahasan. Karamihan sa mga ito ay nakatanggap ng pagbabanta. Giit ni Pangilinan, dapat mapanagot ang mga nasa likod ng panggigipit at dapat anyang ipakita ng COMELEC at PNP ang pagiging patas sa pamamagitan ng agarang pagsisiyasat sa insidente. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.